Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. O nga pala, bago tayo magsimula. Baka may marinig kayo sa background ng mga noise. Katrabaho kasi asawa ko sa kapag ito. Ayun, hindi to quiet room. Today may papakita ko sa inyo. Na-upload ko na rin yung unboxing video nito. Pero ito yung New X MG30. Isa sa most hype na ano ngayon, guitar processor. Kahit sa States, ano na ito, sikat na ito. Papakita ko lang sa inyo kung ano ba yung nagustuhan ko sa kanya, ano ba yung hindi ko nagustuhan, mga opinion ko sa kanya. Hindi ko naman na i-demo or in-depth review kasi marami na yan online. Check nyo na lang sa YouTube. Akin yung personal experience ko sa kanya. Tapos tulong na rin to sa mga gustong bumili ng guitar effects or guitar processor. Sagutin na agad natin yung dalawang tanong na usually yun ang tanong natin sa isip natin kung bibili tayo. Una yung, kung ang tanong mo ay worth it ba sa value? Price na to, brand new, makakabili ka 11, 12, ganyan. Depende sa store eh. 11K or 12K, iba 14K, iba-iba eh. Hanapin mo yung pinakamura. Kung worth it ba siya, grabe. Nagulat ako. Hindi ko yung expect na, ano, na ganun yung kaya niyang gawin. Very, totoo yung sabi niya ni New X, versatile modeler. Versatile talaga. Para sa ganong price, ibang klase. Worth it talaga siya. Tapos yung isang tanong, kung hindi ka naman nagtitipid, ako, pag di ako nagtitipid, ang tanong ko naman, hindi ka ba mabibitin sa features niya? Yeah. Ako, ang in-expect ko talaga, mabibitin ako sa features. Kasi nag-HX stamp na ako dati, may 6-HX stamp. Ayun, pero hindi naman ako ganun ka nabitin. Tapos yun pa nga, dagdag mo pa na ang mura niya compared sa ibang proseso. So hindi talaga ako nabitin. Ayun pa lang, yun yung intro natin. pakita ko na sa inyo yung kung paano ko siya gamitin at ano yung opinion ko sa akin. Alright. Ayun, bale, ito muna. Papakita ko muna sa inyo yung magulo kong setup. Pati mga kable, napakagulo. Alam nyo naman tayo dito eh. Very professional. Bale, ito drive pedals to. Ito yung isa sa favorite ko, DS2. Tapos ito yung parang BB preamp na copy. Tapos Rev G4 clone. Itong tatlong drive na to, nakasaksak sa send return or FX loop. Para isang switch ko doon, pwede kong i-off lahat. Pero laging naman, ano, sa mga presets ko, always on naman yan. So, nagagamit ko siya. Hiwa-hiwalay. Ito, display muna. Bigay ni shoutout kay Sir Adrian ng Syncopado Luthier Services. Sa magaling na luthier at bahista. Regalo nyo sa akin yan. Tapos, from the left output nitong MG30, naka-direct na tayo sa computer or sa monitor speakers. Tapos, yung right output naman, naka-connect sa Immerse, Nunabur Immerse Reverberator. So, hiwalay. Meron siyang stereo something na nangyayari. Tapos, ito yung foot switch ng MG30. So, isang sample lang ng favorite preset ko. Naka-on yung reverb. Ayun yung sound niya. Tapos, ito naman yung PC editor software. So, ayan yung editor. Pakita ko sa inyo para mas madali kong mapakita yung mga gusto ko at ayaw. Unahin na natin yung bad news. Bad news, yun. Pero bago ko sabihin yun, syempre, dahil din sa value, kaya siya nagkaroon siguro ng ganito. Syempre, pag nilagay nila itong mga to, nilagay ng New X, yung mga hindi ko nagustuhan, o pag inayos nila yun, syempre, tataas ang value. Pero ito, yun pa rin yung kulang. Gusto ko pa rin ipakita na may kulang pa rin siya. Unang-una, unahin na natin yung left and right output. Yung stereo output ng New X MG30. Parang wala siyang gamit. Wala siyang gamit kung hindi mo siya kukonektahan ng ibang stumps. Kagaya ng kinonekta natin na reverb. Pwede ka pa maglagay dyan ng kahit anong gusto mo. Delay. Pwede yun, siguro.
depende sa ano mo, trip mo, sa experimentation mo. Pero dito, kung ito lang ang gamit mo, kung MG30 lang, wala siyang sense. Magkakaroon ka lang ng dual output. Pero yung ito, ganyan, yung flow niya kasi, napaparallel yung dito, napaparallel series to. Itong mod, delay, reverb, oo, napaparallel siya. Pero, hindi mo naman makontrol yung levels nung left and right. Wala eh. Ayan, oh, parallel. Try natin yung parallel. Oh. Magkakaroon lang siya ng clarity sa signal, sabi nga dito. Maganda pa rin, ano yan, kasi yan sa nagustuhan natin, pero dito muna tayo sa hindi natin nagustuhan. Hindi mo naman makontrol yung left and right levels. So ano, hindi ka rin naman pwede mag-dual amp. So no sense talaga. Tapos, yung send return, yung effects loop niya, hindi rin stereo. So, ayun, kung stereo sana yun, medyo may sense pa yung stereo outputs. Yung stereo yung effects loop, kaso hindi, mono rin siya. Pero good thing na merong effects loop. Kasi sa ibang pedal niya, wala yan. Tapos, sa foot switch, pangpalit ng preset tong dalawa. Tapos, meron ka namang control. Pwede mong ibahin yung settings mo dito. Pwede pang on-off ng effects, pang tap tempo. Ako personally, tap tempo. Tapos, meron ka pang external foot switch. Pero, sana, versatile modeler ang pangalan niya, eh, di ba? sana, versatile din tong dalawang foot switch na to. Hindi rin lang siya pang change lang ng presets. Kasi sa ibang pedals, nagagawa yun. Pwede siyang pang on-off ng effects. Pwede siyang pang change ng scenes. Tapos, yung isa pa, meron siyang specific lang na type ng effects or blocks na pwedeng i-add. So, ayan na talaga siya. Gate, wah, compressor, effects loop, effects, which is yung mga distortion, tsaka compressor, amp, yan. Lahat sila yan. Yun na yan. Hindi pwedeng dalawang amp. Hindi pwedeng dalawang delay or ito, apat na delay. Kasi sa HX stamp, pwede yun eh. Sa ano, Ampero 2, pwede din yun. Pero siguro, dahil nga sa DSP, makukulangan, tataas yung value kung gagawin nilang ganun. Pero good thing naman, kasi pag hinold mo to, example, ito, pag hinold mo to, ayun, pwede rin siya maging modulation. So, dalawa na yung modulation mo. Merong tatlong blocks na pwedeng gawing isang block pwedeng compressor or effects, yung dalawang block pwedeng effects or modulation. So okay din naman. Ayun lang naman. Yun lang yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Tapos move on na tayo sa mga nagustuhan ko. Ano bang nagustuhan ko sa kanya? Unahin na natin yung delay and reverb. Kasi isa yan sa, para sa church guitarist, kagaya ko, isa yan sa mahalaga. Ang ganda ng tunog nung, ito, example, parang DD7 siya. Mag-add ng reverb dito eh. Okay na siya. Tapos, nakaset pa yung subdivision ng dalawang delay kasi yan eh. Pwede mong pag-ibahin yung subdivision. Ayun, move on tayo. Doon tayo sa reverb. Padinig ko yung reverb sa inyo. Ito, naka-shimmer siya ngayon. Taas natin yung mix. Pagaluin natin yung delay and reverb.
Gustong-gusto ko yung shimmer niya kasi hindi nasisintunado. Nagkaroon ako ng Ampero 1. Hindi, Ampero MP100, nasisintunado yung shimmer niya. Tapos hindi rin gano'ng kaganda yung response ng mga reverb. Ewan ko sa Ampero 2, hindi ko pa siya na-try. Ito, ang ganda rin ng hall. Ayan, kung mahilig kayo sa ambient sounds, goods na goods ang ating delay and reverb. Ano pa ba? Yung IRs, stock IRs niya, pakita ko sa inyo yung isang example o yung ibang examples. Ito yung stock IR. Nag-upload na ako ng mga IRs dito. Try natin to. Actually, maganda rin naman itong mga IR na to. Favorite ko nga itong mga ito. Very realistic. Eh kasi nga, galing sa totoong cabs yan. Mic. Pero, yung stock IR, try natin bumalik. Ayan, bumalik na tayo sa stock IR. Lumalaban din eh. Sa ano kasi, sa HX stamp, ang layo eh. Tsaka yung isa ko pang na-try yung Mower GE series, tapos yung Joyo Jemba. Malayo ng stock cab sim niya. Ang layo ng camera natin, ano. Ayan ang problema pag very professional lang, ano. Pero dito, sabihin ko na lang, dito sa page 1 ng pag-edit ng IR, na napapalitan yung mics, ayan, no. Palitan natin ng yung very popular, yung U87. Tapos, yung position, meron siyang tatlo. Edge, middle, and center. Center tayo. Middle. Edge. Yun yung IR niya. Ayun, ang gusto ko naman sa top tempo nito ay very accurate yung ano niya. Kasi yung ibang effects na nagkaroon ako, pag dalawang ganun ka lang, hindi sumusunod. Kailangan mga apat. Ewan ko, ang dami kong naging effects na ganun. Ito. Ayun, no? Masunurin siya. Ayun, yun yung isa ko pang nagustuhan sa kanya. Madami pa eh. Ano pa ba? Ang haba pala itong video natin, ano? Dami ko kasi nagustuhan eh. Pero ayun, yung makikita nyo na yan sa ibang videos. Ang ganda nung ano niya, nung different, hindi na natin masyadong patatagalin to, pero yung mga amp sims niya, papadinig ko sa inyo to. Ayun o, naka-strat tayo nyan. Ito yung isang dual rectifier na model nila. Ayun, ganun din yung effect models niya, yung mga drive pedals, yung mga distortion, ang ganda. Patinig ko sa inyo itong Morning Glory nila. Next, isa ko pa nagustuhan, syempre meron siyang
gamit yung ating Kyrie na ano, para tayong 3 points eh, no? Kyrie na sapatos. Meron siyang expression pedal. Tapos, ang maganda sa expression pedal niya, ang bad thing para sa kanya, expression pedal niya, masyado siya maliit, ang baba din ng range, oh. Very minimal yung range niya. Pero ano naman yan, na-adjust naman yan, sa settings, hindi ko na masyado ipapakita. Tapos, pati yung, kasi pang-on din to ng Y, ayan, oh. Ang maganda dyan, yung sensitivity nung pag-on and off ng wah na a-adjust din. Depende sa lakas ng gusto mo na tapak bago siya mag-on. So, wala yun sa ibang effects. So, very good, new X. Ayun, isa pa pala, nagustuhan ko. Para sa value niya, very good na meron to. Ayun, yung scene. Scene 1, scene 2, scene 3. Ang maganda kasi dyan, parang yan yung snapshot sa HX stamp. Pwedeng, ayan yung scene 1, yan yung mga naka-on and off. Pagpunta mo sa scene 2, pwede kang mag-set ng 2 or more blocks na naka-on. And pwede mo ring i-off yung ibang naka-on sa scene 1. Tapos sa scene 3, iba ulit. Ayun, no? Iba-iba na sila. Additional yan para sa versatility, para hindi ka makulangan dun sa mga foot switch na available dito. Ayun, yun yung mga nagustuhan ko tsaka hindi ko nagustuhan sa New X MG30. Ayun, yun yung take ko sa New X MG30. Conclusion ko, kung naghahanap ka ng guitar effects, kung nagtitipid ka, ito ang best na buy sa mga modern ganito. Yung mga may IR loader na guitar processor. Para sa akin ha, kasi sa value niya, kung nagtitipid ka na, yung features niya, over na para sa presyo. Pero sa kung hindi ka nagtitipid, syempre, andun yung Kemper, Profiler, andun yung HX Stamp, andun yung Line 6 Helix. Pero kung ito, kukumpare mo siya sa mga, wala nga akong maisip na nasa price range niya kasi yung mga lower level sa HX, sa Line 6, ang mamahal pa rin ay yung Headrush, yung Ampero 2, Mover, yung Joyo. Compared dito, mas mahal sila. Pero yung features and sound, hindi bayan so dahil lang sa akin. Mas gusto ko to. Hindi ko na sabihin mas maganda to. Mas nagustuhan ko to. Ayun, maraming salamat sa panonood. Kung nga pala si Bularo ko na Los Angeles Lakers. See you. Bye guys.